Isa sa pinakamadalas sa makabayaan na gamit na pang bike ay ang water bottle. Kahit na ang water bottle ang pinaka, or probably isa sa pinakamahalagang dala natin sa mga long rides, short rides, o kaya sa mga bike commutes. Sa video na ito, tatalakayin namin ang ilang tips para sa maayos at mainam na paghugas o pag-alaga sa water bottles para mapahaba ang buhay nito. Totoong sobrang nakakatamad maghugas ng water bottle pagkatapos ng ride, lalo na kapag pagod na. Pero sobrang mahalaga na maghugas ng water bottles, lalo na kapag naiwang gamit o kaya may laman ang water bottles. Especially kapag may laman o nilagyan mo ng soda o kaya ng kung ano-anong sports drink. No? Kapag naiwan itong matagal, baka maging mas mahirap siyang linisin o kaya magkaroon ng amoy. Kaya mahalagang ugaliin na maghugas right after a ride para maiwasan ang kung ano-anong problema sa paghuhugas, sa paglilinis ng water bottle. Dahil makitid ang mga water bottles natin, madalas ang ginagawa na lang natin para hugasan ito o linisin, nilalagyan natin ng tubig at saka ng dishwashing soap, tapos inaalog-alog at sinishake lang natin. Ngunit, alam natin na minsan hindi ito masyadong epektibo. Kumbaga, kung sa regular na basong pang inumin nga, hindi ito gumagana, paano pa kaya sa mga bote natin na pang bisikleta? Kaya, mainam na bumili o kaya mag-invest ng bottle brush, katulad nito. Napakamura lang nito at sa pamamagitan ng baby bottle brush, mapapadali at mas magiging efficient ang paghuhugas at paglilinis ng mga water bottles. Subukan gumamit ng maligam-gam na tubig at dishwashing fluid upang mainam na malinis ang loob ng bote. Mag-ingat lang na gumamit ng hindi masyadong mainit na tubig kasi kapag mainit masyado yung tubig, baka matunaw yung bote mismo kasi gawa ito sa plastic. Kung may amay pa yung bote pagkatapos hugasan, mainam gumamit ng baking soda at suka upang lubos na mahugasan yung bote. So kapag hinalo itong dalawa, papansin na bubula ito, tapos pagkatapos bumula, pwede nang hugasan gamitan ng brush at i-rinse gamit ng tubig. Papansin na hindi lang ito malilinis pero mawala rin yung amoy. So huwag kalimutang linisin yung takip o yung nozzle kasi dito dumadaan yung tubig. So maaaring maglagay ng tubig at saka ng sabong panglinis o dishwashing soap. Tapos after mo linisin yung loob, maaaring malilinis yung nozzle by, you know, squeeze ka lang ng squeeze hanggang sa lumabas yung tubig at yung soapy water. No? Susubukan gawin ito paulit-ulit para lang masiguradong wala nang dumi. Para sa ilang water bottles, pwede naman tanggalin yung nozzle mismo para mas madaling malinisan. Especially kapag matagal na itong hindi nalilinis. Isang tip, pwedeng gumamit ng brush sa pang steel straw o yung maliliit na brush, no? Para lalong malinis yung loob. Yan, para mawala yung mga maliliit na dumi. Yuck dyan! So, yan. Nice. Pagkatapos maghugas ng bote, patuyuin ito ng nakataob para mabilis itong matuyo. Siguro ang espesyal sa mga water bottles natin ng mga siklista, meron itong mga grooves, tulad ng ganyan. So, kapag pinapatuyo itong nakataob, minsan may natitirang tubig dito. Kaya minsan, mabuting ugaliin na pagkatapos itong patuyuin ng nakataob, i-shake-shake mo pa, tapos sa kanyo patuyuin palalo. Para siguradong walang tubig na matira. So, yon ang anim na tips sa paghuhugas at pag-aalaga ng mga water bottles. Kung meron pa kayo iba pang techniques sa paghuhugas, maaari nyo ibahagi sa amin sa pamamagitan ng mga comment section. So, isulat nyo lang kung ano yung mga iba nyo mga strategies sa mga techniques sa paghuhugas at pag-aalaga sa water bottle. At kung meron kayong kaibigan na hindi naghuhugas kailanman ng water bottle, maaari nyo ibahagi ang video na ito sa kanila o kaya itag sila para mapanood nila yung tips, no? Malay nyo, makakaligtas pa kayo ng buhay ng water bottle.